change oil nito. So medyo maitim na ang ating oil. What's up guys? Welcome back sa isang panibagong vlog. So ngayon guys ay nandito ako sa isang garage dito sa Dubai na ano na napakamura. So kung nasa Dubai ka guys at gusto mong magpa-change oil or lahat ng mga maintenance sa sasakyan mo, pumunta ka dito sa RVM na ano, malapit lang to sa Al-Kail Gate. So napakamura dito guys at saka maganda yung trabaho nila dito. Tapos guys, papakita ko rin sa inyo kung gusto nyo mag-DIY change oil din. Ito lang yung gagawin nyo. So ito yung drain plug natin ng ano ng oil. So pwede natin diyan diyan niyo i-release yung oil. Okay, we change oil. So medyo maitim lang ating oil. Kailangan mo rin palitan ng ating filter. Yan pala ang ating filter guys. Kasi kung hindi mo ito yung papalitan guys, marumi na ito eh. Nandiyan na yung mga residue ng oil, udikya ng makina. So parang hindi ka lang din nag-change oil kung hindi mo papalitan yung filter mo. So yun talaga, palit ng change oil, palit din ng filter. Yun, pinaka magandang gawin. Yan talaga. Tapos pala guys, check nyo rin parate yung ano nyo, yung brake pads kung makapal pa. Tapos tingnan nyo to parate yung disc brake nyo. Kung medyo lumalalim na, ibig sabihin na medyo delikado na yan guys. Sa akin wala pa, okay pa yung ano nya, yung disc brake. So yung brake pad yan kakapalit ko pa lang. Pero sa susunod gagawa tayo ng tutorial dyan para kung paano magpalit ng brake pads. Yan sa unahan tapos doon sa likod. Kakapalit ko lang yan. Hindi ko lang nagawa ng video kasi hindi ko alam. Nakalimutan ko. Tapos ito, yan. Yan. Nagpalit ako ng lug nuts. Meron dyan yan sa nagawa na ako. So, total na dito sa lug nuts na to guys is wala. Maganda siya kasi nga, ano, matibay naman siya. Although aluminum siya. Pero wala. Wala akong masabi kasi never naman akong natanggalan ng lug nuts eh. So ayun guys, tinanggal na yung filter dito. So diyan naglilinis yung ano ng oil natin. Dito yung naka-filter. So, ito yung lumang filter. Yan ang itsura niyan. So papalitan niya ng bago. So ayun, nagkasit na yung bagong filter. So ayun guys, tapos ng ano, nalinis na yung filter sa baba, napalitan, na-drain na yung oil. So ngayon naman dito naman sa taas. Tapos binababa na ngayon, papa air blow ko na lang muna yung ano dito, yung engine bay ko para malinis ng konti kasi medyo maalikabok eh. Alikabok lang yan guys, pero kung gugan yan, malinis yan siya. So yun ang ating ano. So yung consistency pala ng oil is ano yan, 10W40 yan, yung ginagamit ko for 10,000 yan siya guys, 10,000 pala na siya. Tapos check natin yung dipstick. Ito yung oil na ginamit namin, oh. Voyager signal, ng Adlock, C10W40.
Brother, can you air blow this, huh? No problem. Filter na lilinisan. So i-air blow nila yung filter. So guys, kung gusto nyo palang ano, palitan or ilinisan tong air filter guys, na sobrang dali lang ito buksan. Clip lang to dalawa, isa dito tapos isa dito, tapos huhugutin mo ng ganyan. Yan, mabubuksan mo na yun. Mabilis lang. I just refilled that one. Okay. Hmm? I just refilled that coolant. Coolant. Yeah. 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 Water that one. Yeah, tapos lagyan din natin yung ano para dito. Ayun guys, no, natapos na natin na magpa-change oil. Okay, subukan natin yung hagod ng sasakyan natin, no, kahit mabagal lang to. Pero oh, smooth. Ayun. So ready na tayo guys sa long distance na biyahe, na wala na tayong kaba na baka tumirik tayo. So okay na siya guys. So huwag pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Till next video po, stay safe, stay home, and God bless. Bye-bye!